Para sa ating unang balita, muling uutang ang bansa sa World Bank ng $600 million o halos 35 billion pesos. Ito ay bilang suporta sa reforma sa bansa na makakatulong upang makamit ang matatag na sektor ng pananalapi. Inaasahan sa December 2022, aaprobahan ng World Bank ang uutangi ng Pilipinas. Matatanda ang noong 2021 ay inaprobahan ng World Bank ang $400 million na inutang ng Pilipinas. Sa kabilang dako, batay naman sa Bureau of Treasury, ay lumobo pa sa 13.52 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong Setyembre. Good morning, balita. Good morning, balita. Binabantayan ngayon ng Regional Tripartite Wages at Productivity Boards ang mabilis na inflation para makita kung kailangan ng panibagong dagdag sahod sa gitna ng pare-parehong pagtaas ng halaga ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ito ay sa kasunod ng panawagan ng partidong manggagawa ng 100 pesos across the board na pagtaas sa minimum wage sa bansa kung saan binanggit ang 14 na taong mataas na inflation na naitala noong nakaraang buwan. Ngunit ipinunto ni Laguesma na ang RTWPBS ay naaprubahan lamang ng pagtaas sa minimum wage sa ilang mga rehiyon sa unang bahagi ng taong ito. Ang mga wage order na ito ay naging epektibo lamang sa nakalipas na 5 buwan. Sinabi rin ng kadihim na ang pagtaas ng sahod ay ibinigay sa tranches. Paliwanag ng kalihim, isang beses lamang sa loob ng isang taon nagkakaroon ng adjustment base sa umiiral na batas. Pero binabantayan niya ng RTWPBS ang mga kadahilanan na nagtutulak upang makita kung kinakailangan na magkaroon ng assessment at panibagong adjustment. Good morning, balita. Good morning, balita. Samantala, nakaamba ang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Nobyembre. Nobyembre ayon sa Meralco nitong Martes. Sa pahayag ni Meralco spokesperson Joe Zaldariga, dapat umanong paghandaan ang karagdangang singil sa mga susunod pang taon alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa mas mataas na generation charge noon pang 2013. Tinatayang mahigit 3 pesos kada kilowatt hour ang dagdag singil noong panahong iyon dahil sa pagpalay ng maraming planta ng maintenance shutdown ng Malampaya facility. Dahil dito sumirit ang presyo ng kuryente sa spot market pero hindi na ipasa noon sa mga consumer dahil ipinatigil ng korte. Good morning, balita. Good morning, balita. Sa iba pang balita, inihain naman ng ilang mambabatas na makulong at pagmultahin ang mga magulang na pabaya at hindi magbibigay ng sustento sa kanilang mga anak. Nakapaloob ito sa Child Support Responsibility Bill na inihain ni Davao City Representative Paolo Duterte, Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap at Jeffrey Soriano. Itinatakda ng panukala na ang sustento sa anak ay hindi maaaring bumaba sa 6,000 pesos kada buwan o 200 pesos kada araw batay sa pinagsamang kita ng mag-asawa. Sa ilalim ng panukala, ang mga magulang na paulit-ulit na hindi magbibigay ng sustento ay makukulong ng 2 hanggang 4 na taon at pagmumultahin ng 100,000 pesos hanggang 300,000 pesos. Hindi rin sila bibigyan ng pasaporte at kakanselahin o sususpindihin ang driver license, professional at occupational license, recreational o sporting license. Para mapwersa ang mga magulang na magbigay ng child support ay maaaring hawakan ng pamalaan ang ari-arian, tax refund, i-report sa Consumer Credit Bureau, kaltasan ang kanilang sweldo o retirement benefits at iba pa. Good morning, balita. Good morning, balita. Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang mga ipinagbabawal na paputok. Sa pahayag ng PNP, aabot sa 29 na mapanganib na paputok ang tinukoy sa isinagawang dialogo ng pambansang pulisya sa fireworks manufacturer sa Camp Alejo Santos, Malolos City, Bulacan. Kabilang sa mga mahigpit na ipinagbabawal ang Watusi, Piccolo, Five Star, Plapla at Goodbye Bading. Sinabi ni Bulacan Provincial Police Director Colonel Relly Arnedo ay posibleng makalason, makapinsala at makapatay ang mga nabanggit na paputok. Good morning, Batangas! Good morning, Batangas!